Hello guys! Welcome to our channel! And today's video guys, ayan, nagpapatrol lang ako ng aking mga babies. Ayan, 5 o'clock na ng hapon. At mahangin siya ngayon guys. Ayan, so, ito sila ngayon, ang aking pakalat-kalat na mga Mirinay. Ayan, kung saan-saan na sila nagsitubo. Well, actually, ito is mga cuttings yan. Pero ayan, naging makapal na siya. Ewan ko lang kung may video ba ako na nung ginawa ko to. Meron yata. Ayan, ito na siya ngayon guys, oh. Sobrang kapal na niya. At ang dami ding tumutubo sa kanyang ibaba. Ayan. Kasi pagka nalaglag yung kanyang dahon, ayan, dadami ulit siya, tumutubo. Ito yung kanyang pot. Ayan, pinili ko yung malaki at maluwag na pot. Ayan, para kapag nag-trail na siya, ay may space siya. Ayan, ang ganda ng kanyang bulaklak, oh. Ito guys, tumubo lang yan dyan, dito sa aking flowering plant na pot. Ayan siya. At meron din ako dito bago. Ayan, itong aking planter na malaki guys. Yung mga nalalaglag na mga dahon, eh, pinagtatapon ko dyan. So, ito na siya. So, siguro in 1 year guys, punong-puno na yan, sigurado. Green na green siya guys, kasi walang ano to, walang bubong. Laging nauulanan, so healthy siya. Tsaka yung ano niya, yung soil niya is ano lang yan, for garden soil lang yan. Kasi dati ang nakatanim dito is mga ano, bulaklak. Ayan yung mga pinagtatapon kong mga dahon dyan guys. O tingnan nyo. Ayan, o nagsitubo na sila. O ang dami. Alam ko itong si ano to, si dahon ni Purple Delight yan. Ayan o, nagsitubo sila. Iba talaga pag laging basa yung kanyang lupa guys. Ang bilis niyang at tumubo, lalo na sa season na ito. Ayan guys, ang laki-laki oh. So pag may mga natatanggal na dahon, kapag nagre-repat ako or naglilipat ako ng aking mga halaman, ayan, dyan ko lang tinutuso. Kaya na siya. Ito siguro wala pa tong ano, 1 month yung mga dahon na yan. Itong mga Mirinay na yan, ay mga ano lang yan, nagsitubo. Mga nalalaglag. Ayan, kaya dumami na siya. Dadami pa yan, guys. So, ayan lang ang ating mga Mirinay. Ayan, and syempre, nag-ayos din ako ng aking garden, guys. Naglipat ako ng aking mga halaman. Ayan, so sa shelf na to, ito ang shelf na to is natututukan to ng araw from 6 a.m. to mga 11 or 12, 11 mahigit. Ayan, mga ganong oras. So, ilang oras lang siya. Kaya, ang mga nilipat ko dito, guys, ay yung mga mahihina sa init or mahina sa malakas na sinag ng araw. Ayan, katulad niyan. Katulad nito si Romeo, guys. Ayan, Romeo Rubin. Wala na siyang kulay. Itong mahina to sa summer. Mahina sa sobrang tutok ng araw. Nakailang damage na ako ng ganitong succulent. Ito na lang natitira. So, nakaligtas siya nung last summer. Ewan ko lang this summer. Ayan. Tsaka sa tingin ko lang guys, yung mga succulent na mapupula ay mahina sa tag-init. Sa aking experience lang guys. Kaya yung mga, ayan, mapupula kapag winter. Ayan, nilipat ko dito. Si Lola, tingin ko mahina din siya sa sobrang direct sun. Ayan, ito rin si Ebony. So, ayan. Ito naman, mahina to sa summer, sa tingin ko. Lalo kapag, laging nauulanan, tapos walang hangin. Kaya ko dito nilagay, guys, kasi may bubong siya. Ayan, oh. Ayan. So, hindi siya matatamaan ng ulan. Lalo na ngayon, halos laging umuulan. So, nag-start na ang aming tag-ulan. Kaya, ayan, nilipat ko yung mga babies na mahihina sa sobrang ulan. Andito sila. Ito si... Actually, magkakamukha sila, oh, pero hindi sila pare-pareho. Magkakamag-anak lang siguro. Ayan, ito si... Sino ba to? Wala na siyang pangalan. Pero si Clavatum ata yan. Ito naman si Rolly. Ayan. Ito naman si Lottie. Ayan. At ito naman si, ito lang yata natitirang, ah, meron, ayan.
Ayan, si Aurora Blue. O diba, sobrang magkakamukha sila. Ayan, dyan ko sila nilagay kasi nga, ayan, pagka uulan, di sila mauulanan. At ayan guys, pinagsama-sama ko na rin yung aking mga crested na yan, ayan. So dito ko na rin sila nilagay. Ayan, and ito guys, yung aking isang shelf. Andito rin yung aking mga hanging plants. Ayan. Ito guys, si ano oh. Ang kapal-kapal na niya. Ay, nangangailangan na siya ng dilig. Grabe to guys oh. Napropagate ko lang to. Ayan. Si sino ba to? Si Pendens. Ayan oh. Propagation lang to guys. Cuttings o mga isang taon. O diba? Ang bilis niya guys oh. Ayan. At ito rin guys yung aking bagong pinopropagate. O yan, medyo kumapal na siya, di ba guys? Ito yung previous kong video na sabi ko gusto ko siyang paramihin, si Red Berry. Ayun, medyo kumapal na siya, di ba? Ang bilis. Oh, nakat ko na siya, nakat ko na, tinanim ko na yan sa kanyang paligid. Ayan, yung paisa-isa sa kanyang paligid ay mga bagong tanim yan, galing sa kanyang mother plant na yan din siya. So, medyo kumapal na siya. Ayan, so nandito silang lahat, guys. Ito sila. At ito, oh, kumapal na rin siya. Kailangan ko na rin mag-propagate nito. Ayan. At saka ito, ibang-iba yung kanyang kulay, guys. Kasi ito ay lumang-luma na. Ito yung aking pinakaunang-unang puritos. So, ayan, ganyan na yung kanyang kulay. Kailangan na niyang i-repot. Kaya lang, parang ang hirap i-repot nito, guys, no? Kasi mabilis mabilis matanggal, diba? Yung kanyang, ayan, dahon. Kaya siguro ang gagawin ko na lang is ikakat ko siya, then itutusok na lang ulit sa ibang pot. Kasi parang mahirap to i-repot. Ayan sila. Ayan, bagong propagation. Galing sa kanyang mother plant. Ito yung kanyang mama, o oh, ang liit-liit niya. Ang liit-liit niya, pinagkakat ko na siya, pero ayun na siya, oh. Diba, nadoble na siya. Ayan. Ito siya. Ito si Blue Bean. Actually, hey, ayan. Kinat ko kasi, kaya ko nilagay sa medyo malilim. Ayan, nagsihabaan. Medyo malalayo na yung agwat ng kanyang dahon. So, dapat pala hindi masyadong malilim. Anong pangit niya tingnan, oh. Pero ayan yung kanyang mga ulo, oh. Ayan siya. Dito naman, guys, yung aking isa pang shelf. Ayan, oh. Tingnan nyo guys si Mirinay. Ang ganda ng kanyang kulay, di ba? Ibang iba yung Mirinay kanina. Kasi ito guys, hindi masyadong natatamaan ng ulan kasi may bubong siya. At saka tutok din siya sa araw. Kaya iba yung kanyang kulay. Oh, ang ganda, di ba? Ayan siya. Yung nanay pala ni Pendens na pinakita ko kanina ay ito siya. Oh, di ba? Ito yung kanyang mother plant. Oh. Mas makapal na yung kanyang propagation kesa yung kanyang mother plant. Dito ko siya nilalagay. Ito yung ating mga babies sa shelf na ito. Ayan yung ating mga bilog-bilog na succulents. Ewan ko ba, ano na mga pangalan nito? Kasi ang mga pangalan niya is Japanese. So, hindi ko alam yung kanyang English name. Ito ay si Hoshibijin. Dito. Ayan, yun din siya. Kaya hindi ko alam ang pangalan niya sa English. At ito rin si ating Perez de la Rose. Kailangan na natin siyang i-propagate guys. Kasi ayan o, yung kanyang gitna is nagkakaroon na siya ng dry. So parang hindi na maganda. Kailangan iputulin ko na to. Kaya marami siyang ugat o. Tingnan nyo. Nag-uugat siya, diba? No, katulad niyan. Ayan. Hindi na maano yung kanyang stem. Brown na siya. Hindi na siya sumisip-sip ng lupa kaya siya nagkakaroon ng mga ugat-ugat dyan sa kanyang pagitan ng kanyang mga dahon. So, ipopropagate na natin yan, guys. Sayang naman, di ba, kung masira na siya. Ayan. At ito, isa din siya sa favorite ko. Si Rudolip. Ayan. Ang ganda ng kanyang kulay, di ba guys? Oh. Mas nagre-red pa siya.
Mahina siya sa taglamig, guys. Kaya pinasok ko siya sa loob ng bahay noong last winter. Kaya yan, hindi masyadong maganda yung kanyang kulay. Yan. Nilagay ko na rin si Minima dito, guys. Kasi parang yung kanyang pwesto is tutok na tutok talaga sa araw. Kaya ayan. Oh, nasunog siya. Ayaw niya siguro, no? Kaya ayan, nilipat ko. Palipat-lipat sila ng pwesto. Ito, hindi masyadong tutok sa araw. Siguro, tutok lang siya from 10 to 2. Pwede na rin. Hindi buong araw. Ayan. Ating mga babies dito, guys. Yung ating mga sabit-sabit dyan. Ayan, ang cute niya, guys, di ba? Alam niyo ba kung sino to? Kilala niyo ba kung sino to? Ito ay si Ellen. O, di ba? Hindi halatang si Ellen. Ang ganda ng kanyang pagkabilog. Maliliit lang yung kanyang pagkabilog. Actually, guys, ito ay propagation lamang. So, ang aking ginamit na soil dyan is more on kanuma soil. So, alam ko na. Sa susunod, ganun ang gagawin ko kapag nagrepat ako ng aking Ellen. Ayan, ang cute niya tingnan, di ba? Hindi siya masyadong lumaki, pero cute siya tingnan. Ayan, oh, maliliit lang siya. Kahit all this na yung kanyang, yung kanyang stem, guys, ganyan lang kaliit yung kanyang petals, oh. Yung kanyang dahon, di ba? Para lang siyang si Mendoza. O, di ba? Ganyan lang kaliliit yung kanyang dahon. Ayan, pero ito ay si Ellen. So, ang ganda ng kanyang soil. Bagay sa kanya. At ito naman si ating Mirinay na variegated. Ayan, ang kapal-kapal na rin niya, guys. So, isa lang ang, itong pot lang na ito, ang aking Mirinay na variegated. Kaya kailangan na natin siyang ipropagate. Ayan ang itsura ng ating isa pang shelf. Ayan. So ayan, guys, dito naman tayo sa ating isang shelf. So pinagsama-sama ko na dito yung ating mga aeoniums. Ayan, kasi nga ang shelf na ito ay natututukan ng araw from siguro mga 9 to 1. So maiksi lang, guys, ang araw na tututok dito, kaya tingin ko okay sila dito, guys. Tsaka pagdating ng hapon, guys, is maano na dito, presko na yung hangin. Ayan, so chinek ko talaga yung aming paligid ng aming bahay kung saan pwedeng ipwesto yung aking mga aeoniums. So sa tingin ko dito siya magandang ipwesto kasi nga pagdating ng hapon, afternoon sun, is maaliwalas na dito at mapresko yung kanyang hangin. Hindi siya matututukan ng araw. Ang pinakamatinding sikat ng araw is from siguro mga hapon, di ba? Mga alas 2, alas 3, yan talaga yung pinaka masakit sa balat. So wala na siyang araw dito pagka ganung oras at saka mahangin. Kasi nga ayan, katabi niya yung mga puno. Ayan, so ang hehealthy nila, guys, oh. Hindi man masyadong makulay. Ayan si kiwi. So ayan, dito ko sila ipunesto. Is ayan, mga bagong aeoniums. Ito sila, guys. Dito ko sila pinagsama-sama. Ito, guys, oh, si Lemonade ba to? Si Lemonade. Ayan. Akala ko namatay na siya noon. Pinabayaan ko lang. Nagtumubo ulit. Ayan, kumapal na rin siya. So, ito na, guys, yung ating shelf ng ating aeoniums. At ito, guys, meron din akong bagong propagation. Ito, guys, ang ating aeonium na si Zwart Top. Ayan. Ito siya, pinutol ko siya siguro mga 2 weeks ago. Tingnan nyo, guys, may bago na siyang tubo. Oh, ayan. Ayan na yung kanyang bagong mga tubo. O, dito ko na rin tinanim yung pinagputulan ko. Ayan. At dito rin sa kabila. Ayan. Para kumapal yung isang pot natin. Ayan, yung dalawa dyan dinagdag ko. Galing sa ating cuttings. Ang bilis lang yan paanohin, guys, paramihin. Ayan, napakadali niyang alagaan. So ayan, looking forward talaga. Pagdating ng mga ilang buwan, malalaki na yung tubo dyan. So, magkakaroon na siya ng sanga-sanga. Kasi dati diretso lang siya. Kasi actually, propagation lang din ito. Na tinusok-tusok ko dyan, kaya diretso lang yung kanyang tubo.
Ayan, so hindi naman, feeling ko hindi maganda kapag diretso lang siyang tumataas, kaya ko siya pinutol para magkaroon ng mga sanga. Ayan, at yung kanyang mga babies dyan, oh, ang laki. Ewan ko ba bakit tumubo dyan, siguro nalaglag na dahon yan. Tapos tumubo lang dyan sa kanyang mga gilid. So pinabayaan ko na rin. Ang dami niya, oh. So ayan lang guys, yung ating video for today. Sa susunod naman ay ipapakita ko yung aking mga propagations. Mga bagong propagations. Ayan, so see you on my next video. Bye!